nyo, sa mga nanonood sa atin ngayon at sa mga nakakasama natin sa face-to-face na Sunday School. So, hello sa inyo, kids! Ganun din sa mga kids sa nag-carline. Hello sa inyo! Miss ko na magturo dyan sa inyo ng face-to-face. So, I hope to see you all soon. At gayon din sa mga kids sa San Gabriel. Hello sa inyo! Salamat sa patuloy na panonood at kami ay masaya na nakakasama namin kayong muli ng face-to-face dyan sa San Gabriel. So, sa iba pang kids na nanonood sa atin ngayon sa kanilang mga tahanan, hello sa inyong lahat! And today is another day para tayo ay sumamba at magpuri sa Lord. So, kids, excited na ba kayo? Patingin nyo na excited? Taas nga ako may mga excited? Yan! Tayo dapat ay excited na sumamba at magpuri sa Lord. So let's start to worship the Lord sa pamamagitan ng ating pag-awit, ng ating pagsayaw, at syempre na pakikinig ng Word of God. At syempre sa iba pa nating mga activities. So kids, let's get ready! Ayan, so kids, tayo muna ay manalangin. So tayo bumikit at yumuko. Ayan, so let's pray. Lord, patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Salamat po sa buhay na iyong ipinapahiram sa amin. Salamat po sa lahat ng biyaya na aming natanggap. Dalangin po namin, Lord, na patuloy na gabayan mo kami sa araw na ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita, sa aming pakikinig, sa aming pagsamba, at sa lahat po ng gagawin namin sa araw na ito. Lord, samahan mo po kami. Nawa po marami kaming matutunan sa araw na ito. Tulungan mo po kaming makapakinig ng ayos. At ikaw po nawa ang patuloy na maitaas sa lahat po ng aming gagawin. Maraming maraming salamat, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hello again, kids! So tayo naman ay nasa worship time na. So meron akong ituturo sa inyo na bagong song. So ang title ng ating song ay Trust in You. O Trust in You. Nagtitiwala sa iyo. So ano ba yung trust? At sino ba yung you na tinutukoy sa ating song? So sa ating song, sa unang lyrics, yung pinaka-chorus niya, ang sabi doon ay, we're on the go, go, go. Go, 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 following you, Lord. So tayo daw ay susunod sa Lord. Then, dun sa ibang song pa natin, makikita natin yung binanggit doon na shepherd, healer, father, defender, God, you are my Lord. So, isa-isahin natin yung song, na, yung lyrics ng ating song. So, dun pa lang sa title na trust in you, ano ba yung trust? So, ang trust sa Tagalog, pagtitiwala or tiwala, pwede rin natin itong i-connect sa word na faith o pananampalataya. So, kanino ba dapat tayo nagtitiwala o nananampalataya? So, in you. Yung you na tinutukoy dito si Jesus, si God. So, dapat tayo ay nagtitiwala kay Lord. Kayo ba kids, nagtitiwala ba kayo kay Lord? Yan, baby. Dapat tayong magtiwala kay Lord. Bakit? So, sabi sa ating song, shepherd. Si Lord daw ay ating shepherd. So, ibig sabihin ng shepherd, siya yung nag-guide sa atin, siya yung patungo sa tamang direction, siya din yung nag-aalaga sa atin, nagbabantay sa atin para hindi tayo mawala or mapahama. So, kaya dapat tayo magtiwala sa Lord. At sabi pa sa song, ang Lord daw ay ang ating healer. So, ibig sabihin ng healer, siya ang nagpapagaling sa bawat isa sa atin. So, physical man niya ng karamdaman o sakit, o yung spiritual nating sakit, yung kasalanan. So, siya ang nagpapagaling sa bawat isa sa atin. Then, sabi din yung sa song, he is also our father and defender. So, ano ba yung father and defender? So, ang ama, he is our creator, di ba? Isa pa tayo ay binigyan niya ng karapatan na maging anak, na maging malapit sa Kanya, na maging children of God sa pamamagitan ni Jesus. So, defender, He protects us. He is our shield. At hindi niya tayo hinahayaan na masaktan o mapahama. At sa panahon na tayo ay nasa labanan, diba? The Lord is our
defender. So, si Lord ang magtatanggol sa atin. At sabi pa dun sa song, He is also our provider. So, ano ibig sabihin ng provider? Si Lord daw ang nagbibigay ng ating mga pangangailangan. So, kaya ibigay ng Lord ang lahat ng ating pangangailangan basta kailangan natin yun at hindi lamang kagustuhan natin. So, He takes care of our needs or of our everyday needs. So, kaya dun sa song, nabanggit na, Those who know your name trust in you. So, meron din tayo lyrics na ganun. So, ibig sabihin daw, kung kilala mo si Lord, kung alam mo na siya ang ating provider, siya ang ating father, defender, siya ang ating healer, siya ang ating shepherd, and siya ang ating Lord, tayo ay patuloy na magtitiwala sa Kanya. Magagawa lang nating magtiwala, di ba? Sa, for example, sa tao, kaya lang natin magtiwala sa isang tao kung kilala natin siya. Ganun din sa Lord. Kung kilala natin ang Lord, magagawa natin magtiwala sa Kanya. So kids, ready na ba kayo malaman yung mga steps ng ating song? So let's get ready na aralin yung steps ng song natin. So kids, ready na ba kayo na malaman yung steps and lyrics ng ating song? Pati yung tono. So syempre mamaya pag tayo sumayaw na, tayo aawit din para sa Lord. So yung ating song is Trust in You. So ang lyrics ng ating song, yung chorus is We're on the go, 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 following You, Lord. We're on the go, 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 following You, Lord. Shepherd, healer, father and defender, provider, God, You are my Lord. Shepherd, healer, father and defender, We're on the go, 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 following You, Lord. So, ganun lang ulit. Okay, kids? So, natutunan nyo na ba ang ating lyrics, ang ating song, and steps? So, ready na ba kayo sa sayawin ito? Yan! So, let's get ready. Excited na rin ako na sumayaw kasama kayo. So, let's worship the Lord. We're on the go, 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 go. Shepherd, healer, father and defender.
Labindalawagan kids! So, meron lang akong ilang mga paalala sa inyo. So, meron lang akong mga ilang announcements. So, reminder na ang ating schedule for kids online worship service ay every other Sunday. So, online ito via Facebook Live every 1 p.m. So, 1 in the afternoon. So, meron din tayong face-to-face na Sunday school para sa mga taga-PL camera at iba pang kids na maaaring dumalo sa ating face-to-face na Sunday school. Yan ay every 9:30 a.m. So, every other Sunday yan. Yeah. So, sa mga taga San Gabriel naman, so, ginagawa natin ang ating kids online worship service ng face-to-face saan every other Sunday din sa oras na alas 2 o 2 p.m. Also, kung meron kayong mga online accounts tulad ng Messenger, so meron tayo dyang GC. So, pwede kayo dyang mag-send ng inyong mga prayer requests, ng mga pasasalamat mo sa Lord, at maaari din tayo dyang magkamustahan. So, kids, so nawa patuloy kayong dumalo, manood, at sumama sa ating face-to-face at online worship service para sa inyong mga kids. So, see you later sa mga gagawin pa natin for this day. So, hello mga bata! Nag-enjoy ba kayo sa ating awitan at kantahan at sayawan kanina? Galing! That's good! Ngayon naman, tayo ay darako na sa ating Bible study or sa ating Bible lesson. Handa ka na ba? Kung handa ka na, request ni Kuya na kayo maupo na and hanapin niyo yung pinaka-comfortable niyong lugar. So, syempre, malapit sa inyong mga screen or malapit sa inyong mga TV para mas maunawaan niyo pa rin si Kuya. Okay? So, sige. Pero bago yun, tayo muna ay manalangin para tayo ay guided sa ating pag-aaral sa hapon na ito. Okay? Sige. Let us pray. Let us close our eyes at pakinggan niyo si Kuya sa kanyang panalangin. Dear Lord, salamat po, God, for this night na kami po ay, for this afternoon na kami po ay makakapag-aral ng iyong salita. Dalayan po, O Lord, na nawa po ako bilang guro ay may turo ko po ng sakto ang inyong salita sa mga bata ito. Sila naman ang mga bata na hihingi ay nawa, maunawaan, Lord, yung iyong mga salita. At kung ano man, Panginoon, yung makuha nila dito ay magamit nila yon sa kanila pong pamumuhay bilang mga estudyante, bilang mga anak. Salamat po, O Lord, at sa iyo po ang lahat ng papuri para ng aling Jesus in sweet prayer. Amen. Ayan kids, so tayo ay handa na sa ating pag-aaral sa hapon na to. So, ang ating kwento sa hapon na to ay nagmula sa libro ng Exodus. Ito rin ay makikita ninyo sa libro ng Bilang or Numbers. So sa Exodus, ito ay nasa chapter 40. At sa mga Bilang naman or Numbers, ito ay nasa chapter 13. Okay? So, sige. I think nakaupo na naman ang lahat, kaya tayo ay magsisimula na. Ang title ng ating story or kwento sa hapon na to ay Labindalawang Espiya. Sa English, 12 Spies. So, sinong may idea sa inyo kung anong ginagawa ng spy or ng espiya? Yun, tama yun. So, pag sinabing espiya, siya ay nangungolekta ng impormasyon. Ibig sabihin, malamang sa malamang, hindi alam or siya ay isang foreigner or hindi siya taga doon sa lugar na yon at inaalam niya yung mga sikreto. Parang ganun. So, yun yung spy. So, dito sa ating kwento, merong 12 spies. Okay? Sige, simulan natin itong kwento. Umangat ang haliging ulap mula sa tolda ng presensya ni Yahweh. Ito ay hudyat ng Diyos na sa mga Israelita na panahon na
para muling maglakbay. Kaya't iniligpit ng mga tao ang kanilang mga tolda at naglakbay palabas ng disyerto ng Sinai. Nang marating nila ang timog na hangganan ng Kanaan, inutusan ng Diyos si Moises na pumili ng pinuno mula sa bawat isa sa 12 tribo ng Israel. Isusugo sila bilang mga espiya upang maglibot sa lupain. Pumili nga si Moises ng 12 lalaki at isa sa kanila ang katulong niyang si Josue. Inutusan ni Moises ang mga lalaki, "Pumasok kayo sa Kanaan. Tuklasin ninyo kung anong uri ang lupain, kung gaano karaming tao ang nakatira roon, at kung gaano sila kalakas. Alamin ninyo kung mataba ang lupa." Kaya't nagtungo ang mga lalaki sa Kanaan. 40 silang naglibot sa lupain. Nang magbalik sila, iniulat nila ang kanilang mga nakita kay Moises at sa mga Israelita. Sinabi nila, "May yaman at mataba ang lupain, pero ang mga nakatira roon ay makapangyarihan at ang mga syudad nila ay napakalalaki at matitibay ang kuta. Ang mas malala pa, nakakita kami ng mga taong nagmula sa lahi ng mga higante." Sinabi ni Caleb, ang espiya mula sa lahi ng Juda, "Lumusog na tayo ngayon at kunin na natin ang lupain. Kaya natin itong sakupin." Sangayon sa kanya si Josue, pero ang ibang mga espiya ay nagpakalat ng maling ulat sa mga Israelita. Sinabi nila sa mga tao, "Hindi pa nga makapagpatubo ang lupain yun ng sapat na pagkain para sa mga nakatira roon. At lahat ng tao na nakikita namin ay napakatangkad. Nagmukha kami mga tipaklong sa kanila." Natakot ng husto ang mga Israelita. Magdamag silang umiyak at nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Bakit tayo dinala ng Diyos sa lupaing yun? Mamatay tayo sa labanan at manadakip ang mga asawa at anak natin." At sinabi pa nila sa isa't isa, "Pumili tayo ng bagong pinuno at bumalik na tayo sa Ehipto." Nalungkot sina Josue at Caleb sa nangyayari. Sa sobrang kalungkutan, pinunit nila ang kanilang damit. Sinabi nila sa mga tao, "Ang lupain nilibot namin ay isang mainam na lupain. Kung nalulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya ito sa atin. Huwag kayong maghimagsik laban sa kanya at huwag kayong matakot sa mga taong nakatira roon. Madali natin silang masasakop. Kasama natin si Yahweh." Nang marinig ng mga Israelita ito, nagbanta sila na babatuhin sina Josue at Caleb. Biglang nagpakita ang kaningningan ng Diyos sa ibabaw ng tolda. Kinausap ng Diyos sina Moises at Aaron at galit na galit siya. "Hanggang kailan ako itatakwil ng bayang ito?" tanong ng Diyos. "Hanggang kailan sila tatangging magtiwala sa akin gayong napakarami ko ng ginawang himala sa kalagitnaan nila? Magpapadala ako ng salot at lilipulin ko sila." Pero nanalangin si Moises, "Yahweh, ayon sa kadakilaan ng pagmamahal mo, di nagbabago. Patawarin na ninyo ang kasalanan ng bayang ito, kagaya ng pagpapatawad ninyo sa kanila mula nung umalis sila sa Ehipto."
Pinatawad nga ng Diyos ang mga Israelita. Pero dahil sa kanilang kasalanan, sinabi niya na ang mga nagreklamo laban sa kanya ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako. Sa halip, magpapalaboy-laboy sila sa ilang sa loob ng 40 taon hanggang mamatay silang lahat. Ang mga anak na lang nila ang makakapasok sa lupain at makakapamuhay roon. Ang lahat ng may edad na higit sa 20 taon ay mamamatay sa ilang, maliban kina Caleb at Josue. Sinabi ni Moises sa mga Israelita ang sinabi ng Diyos at nagluksa sila. So salamat sa Panginoon sa kwentong ito, sa kanyang mga salita at nawa. Marami tayong napulot na aral sa istoryang ito. Ayan! So ngayon naman mga bata, tayo ay dalako na sa ating application. So syempre, hindi naman pwedeng may natutunan lang tayo ngayong hapon. No? So dapat ginagamit natin yun sa ating paglakad or sa habang tayo lumalaki. So pag dapat natin siyang nagagawa sa ating mga bahay, sa ating mga classroom, with the friends, with families, yan. So, dapat na-apply natin yung Word of God. So, for this afternoon, ang ating application ay patungkol sa, syempre, sa ating kwento ngayon, which is yung Labindalawang Espiya. So, in as a summary, nakita natin sa ating kwento na yung mga maling ulat pala ay nagbubunga ng masama at nakakapanakit sa maraming tao. So again, ang mga maling ulat ay nagbubunga ng masama at nakakapanakit sa maraming tao. Meron ba kayong naiisip na parang naging source kayo ng maling ulat? O kaya naman, meron ba kayong na-experience na din o naranasan na kayo yung napinsala dahil sa maling ulat? Meron na ba? O kaya naging may pagkakataon na ba na kayo nga ay kayong pinagmulan nung maling ulat? May mga ganun ba? So, ano nangyari in that particular example or in that particular instance? So, para malinaw, siguro ang halimbawa nito ay bawa, nagsabi kayo sa mga group chat, no? Meron ba kayong mga group chat? Mga parang sa Facebook yun eh. So, nagsabi kayo na walang pasok bukas. So, maling ulat pala yun. Ito yung mga nakabasa, hindi tuloy pumasok kasi sabi mo walang pasok pala bukas eh. O di hindi tuloy sila nakapag-take ng exam. Absent tuloy sila ni teacher. So, ganun yung mga possible na effect kapag nagbigay tayo ng mga maling ulat. So, nakakapaminsala yun. Kaya dapat nating iwasan. And sa mga ganitong pagkakataon, tandaan natin na namumuhi ang Diyos sa mga maling ulat dahil siya ang katotohanan. So bakit again? Bakit ulit? Namumuhi ang Diyos sa mga maling ulat dahil siya ang katotohanan. Ang Panginoon natin, ang Diyos natin, ang katotohanan. So, syempre, ayaw ng Lord or ayaw ng God natin ng mga kasinungalingan. So, dapat lagi tayong maging makatotohanan. Sabihin nyo nga, dapat lagi akong maging makatotohanan. Again, dapat lagi akong maging makatotohanan. So, ayan kids, hopefully, ating naintindihan kung ano yung tamang application natin
sa salita ng Lord na ating napag-aralan sa hapon na ito. Dapat laging yun, very good, makatotohan. So ayan mga bata, so tayo naman ay darako na sa ating review session. So alamin ni Kuya kung meron nga ba talaga kayong naintindihan sa ating kwento sa hapon na ito. Handa ka na ba? So sige, simulan na natin to. Unang tanong. Anong maling ulat ang ikinalat ng 10 espiya sa mga Israelita? Ano yung fake news nila? Tama! Ang sinabi ng mga espiya o ng 10 espiya na ikinalat ng fake news ay hindi daw mataba ang lupa. Tapos, para daw silang mga tipaklong sa mga, kung ikukumpara mo dun sa mga tao na katira doon. So, next question tayo. Question number 2. Ano naman ang sinabi nila Josue at Caleb? Yun. So, sinabi nila Josue at Caleb na yung lupang ipinangako ng Panginoon or ng Diyos ay mataba. So, ibig sabihin nun, maraming pwedeng makuhang produkto sa lupain. So, pwede silang mabuhay sa lupang yun. And yung pangalawa, madali nila yung masahob kasi kumbaga, yun yung lupang ipinangako ng Lord eh. So, sila ay sasamahan ng Lord kung sakaling sasakupin nila yung lupain yun. Okay? Sampling. Meron pa kasi kuya ang dalawang tanong. Yung third question natin ay, ano naman ang naging tugon ng mga Israelita? So meron, di ba, merong fake news or meron dalawang magkakaibang version kasi ng kwento. So yung sabi ng isa, hindi daw mataba yung lupa. Yung isa naman sabi mataba yung lupa. Sabi ng isa, madaming higanti doon, nahihirapan tayong sakupin sila. Sabi naman ng isa, kaya natin silang sakupin, kasama natin ang Diyos eh. Pero ano yung pinaniwalaan ng mga Israelita? Ano yun sa dalawang version na yun? Yun. So doon sa dalawang version, mas pinaniwalaan nila yung kwento ng 10 espiya. Siguro dahil sa 10 sila, kaya siguro ganun. Nakita natin doon na yung naging bunga nung desisyon nilang yun ay ang lungkot, no? Di ngayon sila makakatuloy o makakapasok sa lupang pangako. So, parang 40 taon silang maglalakbay, magpapalaboy-laboy nila. Ayan! So, we are down to our last question. So, ito na yung pang-apat, kids. So, syempre, yung ating kwento ay tungkol sa Panginoon. So, ang ating fourth question ay, ano kaya yung matututunan natin dito na character or ugali ng ating Panginoon? Yan. So, isang karakter ng God na nakita natin sa ating kwento ay siya pala ay nagagalit. So, nagagalit saan? Nagagalit pala ang Diyos kapag hindi nagtitiwala sa Kanya ang mga Kanyang bayan. So, yung nakita natin doon kasi di ba yung mga Israelita. So, yun. And second, hindi nag-stop doon eh. So, bagamat nagalit ang Lord sa Kanyang bayan dahil sa hindi nila pagtitiwala, yung pag-ibig ng Lord ay dakila. At hindi nagbabago sa kabila ng kasalanan ng mga tao. So, bagamat nagkasala, yung Kanyang pag-ibig pa din yung namutawi or yung mas umangat. So, ang nangyari, pinatawad pa rin niya yung mga tao. So, sa halip na magdala ng salot, yung mga may kasalanan, kumbaga mas binababa yung parusa doon sa mga
nagsusundag ka sana. At ito ay dahil sa kanyang dakilang pagmamahal. So ayan, kids, hopefully kayo ay natuto. Mas nakilala ninyo ang Panginoon sa ating kwento sa hapon na ito. O kids, syempre, hindi naman matatapos itong lesson natin for today na wala tayong i-memorize na scripture or memory verse. So syempre, bakit nga ba natin ito ginagawa? Ito yung makakatulong sa atin upang kapag tayo yung may mga pagkakataon na kailangan natin ng desisyon, tayo ay guided by the scripture. So okay, ang ating memory verse for this afternoon ay matatagpuan sa aklat ng Kawikaan. So sa English, ito yung book of Proverbs. So mamaya, tingnan nyo sa Bible nyo kung ano yung eksaktong sinasabi ng verse na to. Pero ang gagamitin na version ni Kuya sa hapon na to ay ang Kawikaan 14, versikulo 5, or Proverbs 14, verse 5 ng NIV. So ang sabi dito, ang tapat na saksi ay di nanlilinlang, ngunit ang di tapat ay nagsasabi ng kasinungalingan. So tama. So again, ang tapat na saksi ay di nanlilinlang, ngunit ang di tapat ay nagsasabi ng kasinungalingan. Ah, very good. So, kaya niya bang sabihin yun with me? Sige nga. Ang na ay ngunit tapat ay ng yun, ang galing. Nagkaunawaan ba tayo doon? So ulit din natin, say it with me, ang tapat na saksi ay di nandilin lang, ngunit ang di tapat ay nagsasabi ng kasinungalingan. Kawikaan 14 verse 5. So syempre, nagyan natin syempre dapat ng gestures or ng movement para mas madali nating matandaan, ano? So again, Kawikaan 14 verse 5. Syempre, ang first step natin dyan, step daw. Ang first movement natin para doon ay ganito. So yung kamay natin, ilalagay natin sa ating mga pala. Ang sabi noon, ang tapat na saksi ay di nandilin lang. So parang ikakross off yun, ay di nandilin lang. Ngunit, ang di tapat, so parang back and forth lang tayo na i-wave natin yung ating five finger. Ngunit ang di tapat ay nagsasabi, so tuturo natin yung ating pinit na, tapos dadiretso na yun, ay nagsasabi ng kasinungalingan. Okay? So let's, sige, para mas makaluwag kayo. Arms forward kung meron kayong kaharap, tapos arms sideward kung meron kayong katabi. So, okay na ba? Nakatayo na ba kayo? Yan. So, let us memorize to our acting skills. Yan. So, Kawikaan 14, verse 5. Ulitin nyo ba? Kawikaan 14, verse 5. Tapat na saksi ay di nandilin lang. Ngunit, ang di tapat ay nagsasabi ng kasinungalingan. Kawikaan 14, verse 5. Nakuha nyo ba? Galing. So last na, ulitin natin ulit. Ang ating memory verse for this afternoon ay ang Kawikaan 14, verse 5. Ang tapat na saksi ay di nandilin lang. Ngunit, ang di tapat ay nagsasabi ng kasinungalingan. Kawikaan 14, verse 5. So, congratulations mga bata! Kayo ay nakasama namin sa ating
kids online worship service for this week. So, see you again sa mga susunod na online worship service natin. So, hopefully, kayo nag-enjoy. Bye-bye! Sige mga bata, tayong manalangin. Ipanalangin natin, una, na humingi tayo ng tawad para sa mga pagkakataong tayo ay tumutulong para magkalat ng maling information or maling ulat tungkol sa mga tao, sa isang bagay, ganyan. Tapos, inalangin din natin na panatilihin tayo ng Lord na makatotohanan. Okay? So, sige. Let us pray. So, tayo kayo, dali. Let us stand straight. And isipin natin ang Panginoon at tayo mag-pray. Okay, so let us pray, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi kami maging source ng maling ulat. Kung may mga pagkakataon man, Lord, sa mga nakalipas na araw na kami ay nagpakalat ng maling ulat, dalangin namin, O Lord, na kami ay inyong mapatawad at tulungan ninyo kami na hindi na po ito maulit. Salamat po, Panginoon, at ang dalangin namin pa, nawa lagi nyo kami tulungan na maging makatotohanan. Or lagi kami makapagsabi ng totoo lang. Salamat po, Ama. In Jesus' name, we pray. Amen. So, yan. Ano nga ulit sabi ni Kuya kanina? Dapat lagi tayong makatotohanan. Ayan. Making the spy glasses. So, gagawin na ako kanina ng ganito. So, dalawang pair. Tapos, pagdidikit natin siya. So, siya nga pala si Angela. Yeah. Pamangkin ko. Some glue in the middle. Make sure to put it in the middle. Papatuyin lang natin to. Baka ba tayo nag-English kasi? Tapos, gupitin muna natin yung mga dahon habang inaantay natin ang matulungan. Hindi ka marunong maggupit? So, gugupit lang kayo ng mga dahon. Like this. So, hindi masyado nakikita na. Pero gugupit lang kayo ng mga dahon dito, tapos gugupitin mo siya. So, papakita ko sa inyo. May shop na. Dahon. So, guguhit lang kayo na, gudrawing lang kayo ng dahon. So, damihan nyo na para marami kayo kayo. Kumukuha niyo yung lumang sipot ng papel
brown na paper. Tapos, lutuin nyo ito. Yarn, yarn. Tapos, patin natin dito. Tapos, babalutan natin siya. So, ipo-cover mo lang yung supot dito sa ginawa natin. Tapos, gupitin natin yung labis. Tan ngayon na, lagyan natin siya ng design. Leaves. Ng leaves. Yeah, tama. Leaves. So, let's put some leaves dun sa ibabaw dito. So, nilitan na harap. Tapos, syempre, kailangan nyo ng tali. So, lalagyan natin siya ng tali. Yarn! Dalawang gilid. So, it's yarn! This is yarn. Yarn. Yarn! Yarn, yarn. So, magpatulong kayo sa mga nakakatanda para makapagawa dito ng butas. Ta-da! So, meron na kayong binoculars or spy glasses. So, pwede niyo itong paglaruan. But be sure, huwag ikakalat. Okay? So, ito ang sayo. So, yan. So, pwede niyo pang dagdagan ito ng mga dahon kung marami pa kayong nagawang mga dahon. So, let's try. Okay lang. Yeah. Okay, kids. So, I hope nag-enjoy kayo sa ating arts and crafts. Bye-bye! See you again! GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.